matanda ang pansamantalang nakikita ngayon sa isang gasolinahan sa Antipolo. Puto lang isang paa nito dahil sa komplikasyon sa diabetes. Iniwan na raw siya ng kanyang pamilya. Hirap nang kumilos ang 57-year-old na si Mang Tony dahil sa pagkakaputol ng kanyang paa noong June habang kasagsagan ng quarantine. At mula nang iwan daw siya ng pamilya, sa gasolinahan na siya nakikisilong. Pansamantala po akong nanunuluyan dito sa gasoline station dahil sa wala ho akong pamilyang mauwian. Pagising sa umaga, haharap sa kalsada. Pagdating na naman ng tanghali, eto, nakasandal ka dyan sa gilid. Pagkagabi naman, eto naman itong mga tao dito sa gasoline station, walang sawang dumadamay sa akin. Mula nang sumailalim sa operasyon, hindi na siya nakabalik sa doktor. Nakakapaglinis naman po ako nito, kaya lang pag masyado nang nakayuko, hirap na rin ho ako. Sa totoo lang po ma'am, ako lang rin ho mag-isang naglilinis nito. Araw-araw ho ito, pati gabi, makirot ho ito eh. Masakit ho, wala rin ho akong gamot na naiinom. Matagal na pala siyang may diabetes, pero hindi siya nakakainom ng gamot. Maliit lang po na sugat na binaliwala ko. Hugas-hugas lang ng ordinaryong tubig, sabon, mas lumalala po pala yun. Wala hong taong gustong lumapit dahil masama na ho ang amoy eh. May pamilya si Mang Tony. Tatlong anak sa unang asawa pero may asawa na raw itong iba. Yung pangalawa naman, nasa Bicol at may sakit din. Hiwalay naman sila ng ikatlong asawa dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos daw ng operasyon, tumuloy na siya sa kanyang kapatid. Doon sa kapatid ko, hindi ho nagiging maganda yung trato sa akin. Kaya nakiusap na ako na kung pwede, ilabas na ako sa pambahay niya. Sinubukan ni Mang Tony na bumalik sa kanyang pamilya. Pero hirap din daw sila sa buhay kaya hindi na niya ito kayang tanggapin pa sa bahay. Usaping mag-asawa po na hindi na pagkasunduan. Tumanggi namang humarap sa kamera ang pamilya ni Mang Tony dahil malaki raw ang naging away nila nito. Sinusubukan din namin makausap ang ilan sa mga kamag-anak niya pero bigo rin kami makakuha ng sagot. Kaya si Mang Tony, umaasa na lang ngayon sa tulong ng mga nagmamagandang loob. Mga taong hindi ko kadugo, pero nakahandan dumamay. Kailan lang namin nabalitaan yung nangyari dito kay Mang Tonyo. At ngayon ay nagpaplano kami na ihanap siya ng matutuluyan dahil nga base sa kanyang kwento ay siya po ay parang inabandona ng kanyang pamilya. Matutuluyan, napakahirap humanap. Kung hindi may bayad, yung iba puno. So ngayon wala pa kaming nakikita na bahay ang punan para kay Mang Tonyo. We try to locate yung kanyang anak na accordingly ay nakatira sa Nueva Ecija. We will coordinate with the municipality para ma-locate siya. Doon meron kasi siyang kapatid dito lang sa may Eastwood. Unfortunately, ayaw niya. Siya mismo yung may ayaw mag-stay dun sa kapatid niya. And we will process financial assistance to be able to help him. Kasi kung negative dun sa Nueva Ecija at hindi talaga ma-locate o ma-explore yung sa anak niya, then we will look into possibilities na shelters talaga yung pwedeng pag-isya ni tatay. Kaya ako po, hihingi po ako ng tulong doon sa meron pong kakayahan. Sa kaya lang po ninyo, dahil wala ho akong naiinom na gamot sa kalagayan ko, kalagayan ng sugat ko. Doon ho sa mga naging karelasyon ko, sa pamilya ko, sa mga anak, sa kalagayan kong ito, nangangailangan talaga ako ng tulong. Pero asahan ninyo, hindi ako magiging pabigat sa inyo dahil kaya ko pa namang igalaw ang katawan ko. Sana maintindihan mo, maintindihan ninyo na gusto ko rin mabuhay pa, gusto ko rin magbagong buhay. Marami man daw naging pagkakamali si Mang Tony, sana'y mapatawad siya at muling tanggapin ang kanyang pamilya. Maaring ito na raw ang pagkakataon para makabangon siya at makabawi sa kanila. I'm MJ Jeronimo, a Stanford student.